Isang OFW sa Hong Kong na si Brian ang nagsiwalat ng mga kabulastugan na gawain ng mga dalawan sa mga supporters ni BBM. Bukod sa mga viral na panawagan nito na pambo-boycott sa ilang resto at negosyo na maka-BBM, naging issue naman ngayon ang pananakot na sasampahan ng kaso ang mga maka-BBM na naghahayag ng kanilang saloobin. May ilan inilabas na nangyari ang OFW na ito sa mga pananakot at pagpigil sa mga supporters ni BBM, ayon pa sa kanya na kahit siya ay nakaranas ng pananakot na kakasuhan din. Ang mga lumabas na balita ng di umano'y bayaran sa mga sama-sama sa Pink Caravan ang pinagmumula ng pananakot ng mga dalawan sa mga maka-BBM. Tanong nga ng ilan bakit tila nagigilty sila rito. Ang viral video na ito ay umani ng samot-saring reaction mula sa mga netizens lalo na sa mundo ng social media. Ngayon, itong mga dilawang Pink na to, ang kanilang mga panlalaban ay tinatawag nilang i-boycott ang business nito, at isa pa namang pulis, mga ka-BBM. Isang sundalo ata to or pulis kasi nakasuot siya ng uniforme, at ang sabi niya i-boycott daw itong mga business ni Aya Medel. Ayan, ganyan ang kanilang pati si Katon Ying, alam niyo ba si Anthony Taberna, o di ba? O, sinusuportahan niya si BBM. Anong sabi nila? I-boycott ang business ni Sir Anthony Taberna. I-boycott yung kanyang mga ano. So ganyan, hindi sila marunong lumaban ng patas, mga ka-BBM. Ganyan sila lumaban. Dilawang Pink na yan. O, boycott. Isipin nyo, di ba? So, paano? Paano ba? So, pag ganyan ba ang magiging presidente natin, puro boycott na lang ang gagawin nila. Okay lang, mga ka-BBM, kasi kukunti lang naman sila Hindi naman si kumpara naman sa atin, sa sobrang dami natin, di ba? O di, wag silang bumili dyan. Iilan lang naman sila, di ba? O, boycott pa silang nalalaman, mga ka-BBM, di ba? O, kasi unang-una sa lahat, mga ka-BBM, alam kasi nila sa sarili nila na wala na silang panama. Wala na si kumbaga, talunan na. Kaya gumagawa sila ng way at gumagawa sila ng mga dahilan para maghasik-hasik ng kung ano-ano dyan. O, di ba? At pati boycott pa silang nalalaman, akala mo napakadami nila, akala mo milyon sila para mag-boycott na yan, di ba? Tayo, hindi naman natin sinasabing ganyan, hindi naman natin ginagawa yung mga ganyan, di ba? Itong mga artista ba, may mga business yan, di ba? Anong sinong sinusuportahan nila si Lenny? Bakit sinabi ba natin na i-boycott itong mga artistang to, i-boycott yung mga business nila? 'Di ba hindi, 'di ba? Kasi hindi tayo ganoon. Sila lang ang ganyan dahil ganyan ang mga ugali nila. Kaya ganito lumaban, hindi marunong lumaban ng patas itong mga itong mga dilawan na to. Hindi sila marunong lumaban ng patas. Diba? Kaya nga sabi ko mag-post ka lang diyan. Sasabihin nila, kakasuhan ka namin. Meron pa nga Ito pa, mga ka-BBM, may nag-send sa akin na isang ka-BBM natin na dapat hindi niya itong ginawa, mga ka-BBM. Dapat hindi niya itong ginawa Halit lang ha. Ito, si Apple. Dapat hindi niya itong ginawa kasi halatang halata, mga ka-BBM, na ito po ay pananakot. Base dito sa kanyang message, mga ka-BBM, ito, kitang-kita, ipapakita ko sa inyo. Isa siyang BBM supporter for sure. Tapos, ang kanyang post, mukhang hindi siya rin ang gumawa. Mukhang ginawa to, tapos ipinapost sa kanya. So, sabi niya, "Dear friends, good day. I'm here to apologize regarding my post yesterday about caravan ng Team Lenny ni Madam Lenny." Ikita nyo? Diba halatang halata na hindi siya ang may gawa nito at mukhang ang pagkakasabi pa nito alam nyo na yung parang may gumawa tapos pinapost lang sa kanya. Yung sinabi ko ay sabi lang din sa akin at wala po akong patunay na may nangyaring talagang bayaran. Oh my God, halatang halata naman. Humingi po ako ng pasensya sa lahat ng mga na-offend po. Please forgive me.
hindi na po mauulit, I humbly asking for forgiveness of everyone. And humihingi po talaga ako ng pasyensya if I disrespect your chosen future president. Please forgive me. Eto mga ka-BBM, halatang halata po na tinakot itong taong ito na kakasuhan at murahin yung kanyang post at mag-post ng ganito. Magpo-post ng kanyang apology. For God's sake, mga ka-BBM, ha? Ganyan na ba kayo lumaban? Kayo nga eh, nagpo-post kayo ng mga fake news. Meron ba kayong naririnig sa amin, mga dilawang pink kayo? Palibasa kasi kayo, hindi kayo marunong lumaban ng patas. Ha? Ganyan kayo, tawag dito, kadaya. Lumalaban kayo, hindi lumaban kayo ng patas, hindi yung mananakot kayo ng tao. Alam nyo naman, nakokonti na lang ang sumusuporta sa inyo, tapos mananakot pa kayo para suportahan kayo. Oh. Ba't naman kayo ganyan? Halatang halata na hindi siya ang may gawa nito at mukhang ginawa lang tapos ipinapost sa kanya o kaya sinabihan siya kung ano yung mga sasabihin niya. Oh. Diba? Halatang halata mga ka-BBM yung sinasabi niya rito. I'm humbly asking forgiveness to everyone. Sipin nyo, nagsabi lang yung ating ka-BBM na nabayaran yung ano, yung caravan. Ang daming post. May mga nagpo-post dyan. May mga nagko-comment dyan na sinasabing bayad yung kanilang ano, yung kanilang tawag dito, yung kanilang caravan. Bakit hindi ba nila matanggap ang katotohanan? May mga post dyan, oh. Di dapat yung kasuhan nila, yung nag-post dun. Kasi tinatanong niya dun sa mga nasa caravan kung magkano ang binayaran. Di ba sinabi? Oh. Sige nga. Sige nga mga ka-BBM, di ba? Isipin nyo yan. Bakit kayo ganyan? Hindi tama yung ganyan na lumaban kayo ng patas, hindi yung lalaban kayo na mananakot kayo dahil halatang halata na tinakot nyo ito. Itong ka-BBM namin na to. Grabe. Kaya lumaban kayo ng patas, hindi yung ganyan. Grabe na, napaka-desperado nyo naman. Di ba? Ako nga eh, tinakot nga din ako eh. Ang sabi, ginagawa na, ano tawag doon? Yung may ano na daw, may ginagawa na daw sa akin eh. Diba? Tinatakot din ako. Bakit kayo ganyan ano, lumaban? Diba? Porket sinabi na binayaran eh. Kung hindi totoo, di huwag kayong ano, kung huwag kayong magpahuli. Parang nagigilty pa kayo. Diba? Kasi dyan sa... Kita nyo nga, ang daming lumalabas nga sa TikTok ngayon eh, na magkano ang binabayad, 2,000, 3,000, o diba, meron sa mga TikTok yung mga yan. O bakit hindi nyo anuhin yun? Ito lang eh, nag-comment lang siguro to or nag-post to. Kung tutuusin, nakita niya lang din siguro ito sa mga post dyan. O sinabi niya lang, tapos ngayon pinapahingi nyo ng pasensya. O, ibig sabihin, hindi kayo marunong lumaban ng patas. Kasi totoo naman yun eh. Diba? Kaya sana, huwag yung ganun. Huwag kayong mananakot ng mga BBM supporter dahil sa totoo lang, kayo rin lang ang napapasama nito. Isipin nyo, 2016, nag-run si Presidente Duterte ng presidency. Diba? Anong ginawa nyo, mga dilawang pink kayo? Anong ginawa nyo? Siniraan nyo na ng siniraan. Pero anong nangyari? Anong nangyari kay Presidente Duterte? Siya yung number one. Siya yung nanalo. Kahit anong sira nyo sa kanya, mas lalo siyang tawag dito, mas lalo siyang lumalakas. Diba? Ganito rin yung nangyayari ngayon kay Sir BBM. Panay, panira kayo ng panira. Pero anong nangyayari? Mas lalong maraming nagigising sa mga ginagawa nyo. Kung ikaw ay mayroong opinion sa isyong ito, malaya kayong makakapagkomento dahil open ang comment section para sa inyong saloobin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Para sa mas marami pang showbiz update at political na issue, mangyaring laging nakasubaybay sa channel na ito. God bless us all. Mabuhay!